Hi, good morning sa lahat ng mag-delivers natin. So, I'm sure excited na kayo sa part 2 ng interview natin kay Mr. Chink Positive, Mr. Chinky Tan, okay? So, gawin na natin agad ang part 2 about the opportunities na meron tayo if you just be using your skill and work from home, okay? So, let's enjoy! Kaya nga, ang ibig ko lang sabihin, ang laki ng opportunities sa work from home na hindi alam ng tao. Okay, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disunga from Make and Change Project. Maganda umaga sa lahat ng mag-delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online muna tayo and business consultation. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Advantage ng online at saka yung first, yung work from home setup muna siguro. Yung work from home setup. Ang kagandahan kasi ng mga work from home setup is because number one, low cost. Number one, this is actually parang ano eh, for us, it's natural. For us, Filipino-Chinese, Doc G. Bakit? Kasi ever since nung kami pinanganak, ito na yung business model namin, yung ground floor, tindahan, second floor, bahay. And the reason why we operate like that, para wala kaming babayaran na upa sa tindahan. At hindi namin pwede isara ang bahay. Di ba? Ang negosyo kasi, pag sineperate mo siya, may overhead ka na, pag nalugi ka, kailangan mo isara. Pero yung bahay na tinitiran mo, hindi mo pwede isara. Kaya nga, always open. Yes, always open. And aside from that, that's the second benefit, no? Kaya nga, yung mga hardware store ng mga Chinese, mga drugstore ng mga Chinese nung unang panahon, Monday to Sunday yan, bukas. Kahit na hating gabi, pwede kang kumatok. Bababayan at bebentahan ka. Yeah. So, number one, yung low overhead. Number two, yung convenience, di ba? Na anytime open ka, parang actually, sila nga nagpauso ng 24/7 na parang website. Hindi nagsasara ng tindahan. Di ba? And then number three, ang kagandahan din yan, is ano, yung nakikita nilang lumalaki yung pamilya nila. Napansin nyo, right now, nasa work from home setup ka, kasama mo yung anak mo, nakikita mo na alagaan mo at kumikita ka. Yan yung pinaka ano eh, pinaka culture talaga ng work from home and ng business. And then ako naman itong pandemic na ito, doc, hindi talaga ako affected by this pandemic. Yes, I may be affected. Nakikita ko nga sir eh. Tuloy lang. Yeah, I may be affected. Saka, nag-home base ka talaga sir eh, no? Nag-home base ka talaga ay your vlog and other. Yeah, 8 years ko na ginagawa to. I'll just explain to you bakit ko ginawa to. It's not because I was able to read the ano kung what's gonna happen in the pandemic. Hindi naman yun. Pero because of the traffic situation here in Metro Manila, sobra talagang ano, hindi na makatarungan. Ang mga empleyado dito, mga at least 2 hours papasok ng opisina, 2 hours pa uwi. Wala pa yung waiting time ng ano ng sasakyan. So we're talking about 4 to 5 hours a day times 20 days. That's 80 hours to 90 hours in a month. That's 4 days in a month na sa loob ka ng sasakyan. That's almost 1.5 months in a year nagka-travel ka. Imagine mo, ipag-travel kita ng 1.5 months in a year. Nasa loob ka lang ng sasakyan. Di ba nakakasira ng ulo yun? It's wasted time. Yes. So, yun nga, because of that, I set up my entire operation and team 8 years ago from a work from home setup. Sabi ko, bahay-bahay na lang tayo. Tapos, number two, ang importante, hindi yung time-in mo, ang importante yung output mo. Output-based. So output-based. Kung wala kang pinas, edi wala kang sweldo. Ganun kasi simple lang. Diba? Sir, so yung, sir, ask ko lang, so yung team mo, sir, nandiyan na kayong lahat? Kasi nakita ko parang ginupitan mo pa sila eh. Ay, hindi. Yung ginupitan ko naman po, ano yun, staff ko naman yan sa bahay. Yun yung mga... mga help. Yung mga parang house help ko dito, tulong-tulong kami dito. Diba? So, yun yung mga ano ko. Pero yung team ko, there are a total of 40 people. 40 people in my team. Kaya nga, baka nagtataka ka, Doc Gigi, how can I produce daily videos? How can do everything? Because I have a team of 40 people. People don't understand this. Nakikita ko nga, ang ganda ng editing mo. Kanina pinanood ko yung last mo, yung
7 kasalanan sa pera. Mm. Oh, yan. Yun po. Yun po. It's a team of 40. Sa YouTube pa lang, that's a team of 8 people. Maraming pinagdadaanan yan bago ka makaproduce ng video. Well, anyway, let's go back to ano. So, okay. I've been, yun nga, working from home. Kaya nga, hindi ako affected. Hindi kami nag-transition in terms of this, ano, this COVID. And not only that, ever since naman, online na ako. When you say online, I generate majority of my income really online. So, hindi talaga technically affected. So, that's the reason why, guys, ito yung sinasabi ko, online is the way to go. That's number one, any type of business, any type of product, and number two, delivery. Pag hindi mo ginawa itong online and delivery, wala na tayong pag-uusapan. Agree tayo dun, sir. Oh. Sir, dun sa mga ano naman, sir, so, parang, bali, ito yung tool natin, sir, no? Online and delivery. So, that means, sir, pwede pa, they can start their home-based business with low capital din, sir, no? Kasi sabi mo nga kanina, low cost lang tayo, eh. So, ngayon, they can also start with a very minimal capital, sir. Yes. Ang second tip ko sa inyo is number two, para makapag-start talaga kayo, alamin nyo rin kung saan kayo magaling. Find where you are good at. Do not look for an opportunity out there. Pero ang problema, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Pag-aaralan mo pa yung learning curve, napakatagal. Diba? Yes, okay. Kasi minsan masyado tayong ano, malayo kung tumingin. Diba? Bakit tama, di na lang natin tignan kung anong alam natin, kung anong kakayanan natin. Kung magaling ka magluto, ba't di ka na lang magluto? Tapos, pag naluto mo, i-post mo yung niluto mo, i-share mo yung niluto mo sa mga friends mo, mag-umpisa ka lang sa isa. Okay. Di ba? One product. Ang, hindi mo kailangan magluto ng 3 putahe o 5 putahe. I would rather be a master of one rather than master of none. Di ba? Yes, yes, one product specialty that will open the doors for you to open more products. Kasi minsan ang iniisip natin, kailangan paglabas ko, kailangan meron na ako mga 3 produkto o 4. No. Kahit isa lang. Di ba? Isang magbebenta talaga, isang flagship na product na tatangkilikin ng tao. Pagkatapos nun, doon na mag-open. And then next, pag may product ka na, very important, hindi lang produkto. Brand mo yung produkto. Because people do not only buy products, they buy brands. Branding is very important. Okay. Like for example, maraming speaker dyan na nagtuturo din about finance. Pero what's unique about Doc Gigi, yun nga, she has a background in education, she's a doctor by education, di ba? So in terms of yung approach and then yung pagtuturo po, iba yung perspective. Diba? Iba-iba yung brand natin. Iba yung brand ko. Iba yung brand ni Bo Sanchez. Iba naman yung brand ni Francis Kong. Iba-iba talaga. So, branding talaga. Same, imagine nyo, same field in terms of communication, pero yung branding makes it different. Just like a bag. A bag is a bag, pero may Louis Vuitton. Meron siyang Chanel. Meron siyang iba-iba. So, ang binibili ng tao, hindi lang yung bag. Ang binibili yung branding. So, katulad din sa atin, wag lang Leche Flan. Kailangan may brand ka. Like, for example, Aling Nene. Bakit ba si Aling Nene magaling sa Leche Flan? Kasi ito yung history. So, part of branding is telling your story. Very important yung storytelling in a product. Bakit ba nalikha tong produkto na ito? Ito talaga pag kinain mo tong Leche Flan na ito, makakalimutan mo talagang pangalan mo. Make sure lang isulat mo muna pangalan mo. Diba? Yun nga, ever since that time, lahat kami, nagkaroon ng diabetes dahil dyan. Hindi, lahat nga kami, talagang every reunion, party, yan ang sineserve. Pero so sobrang sarap, naisipan ko, bakit hindi ko i-introduce nga itong recipe ni Aling Nene, na tita ko naman, o lola ko, para sa public. So, tell the story behind the product. And once you tell the story, ang bibili ng tao ngayon, hindi na yung Leche Flan. Ang binibili, ito, alam mo ba? Ang Leche Flan na ito, talagang galing pa ito. It's about storytelling. Ganun din po. Sa pagbebenta po ngayon, right now, it's all about storytelling. Chicharon, storytelling pa. O naman! anong chicharon mo? Kung magbebenta ka lang ng chicharon, wala eh. Always remember, it takes time. It really takes time. Yun lang ang problema kasi sa mga online seller. Ang akala nila, pag nag-post sila, yun na. Tutulog lang sila, kikita na sila. It will take time. Ito lang sasabihin ko sa mga online seller. Para maging effective ka, magka-trial and error ka talaga, and aside from trial and error, kailangan maging patient ka. Because it takes time for you to build a brand. It takes time.
di ba? Pero ito yung good news. Once naman nakita mo yung formula, di ba, kung paano mag-work, paano magbenta, paano mag-ano, all you need to do is just scale it. Pag in-scale mo siya, mas mabilis na po siya, especially sa online. Yeah, tama, sir. Doon sa branding, sir, napakahalaga niyan eh. Kasi, sir, for how many... Kasi kaka-resign ko lang, sir, actually, ng January. So, now I'm... Parang sabi ko nga... nag-start pa lang tayo dun sa branding. So, after you discover your skill, so, branding tayo. So, napakahalaga nung sinasabi ni sir sa lahat mga delivers natin, mga nanonood. Kasi, hindi lang basta-basta benta lang ng benta. So, kailangan meron ka rin sinusunod na pattern or scheme. Okay. So, maraming salamat, sir. So, I think marami na tayong nakuha kay sir. So, remind, sir, i-summarize ko lang, sir, ha? Yeah, so dapat you go to online, digitize, you have to learn technology. Parang ito, sir, Zoom. So kami, inaral talaga namin Zoom and other technology. Kasi kailangan maka-adapt tayo. Okay, so delivery yan. Napakalaga yan. Sabi ni sir, kung wala kang online, walang delivery, huwag na tayo mag-usap, okay? Huwag ka na magnegosyo. Okay, then start working on your product, then branding, then kill it, all right? Yun na. So, sir, baka meron ka pang gustong idagdag, sir? Yeah. Ito naman, para sa mga tao naman nagsasabi, Doc G, wala naman akong product, wala naman akong ibebenta. Well, pwede mo ibenta sarili mo. Ha? Huh? Ako, di-deliver ko sarili online? Hindi, you sell your services, you sell your skills, your talent. Alam mo, magaling ka ba mag-graphic designs? Pwede mo ibenta yung ano mo, yung designs mo. Magaling ka ba mag-video edit? Magaling ka ba mag-copyright? Magaling ka ba mag-transcribe? Magaling ka ba sa admin? Magaling ka ba sa accounting? Di ba? Any services that you can really transport right now digitally. Digitally, you can make money. Grabe talaga. Yes, yes. Alam mo, ito lang, Doc G, karamihan na mga, yung mga na-hire ko sa 40 na virtual assistant ko, we call them virtual assistant or virtual professionals. They are all, majority of them are my followers. Yan yung mga nagpa-follow sa akin, pagkatapos niyan. Yung like for example, ito nakakatuwa, yung copy editor ko, yung taga spell check, taga grammar check, nagbabasa ng libro ko yan. Tapos, nag-email lang sa akin, sir, ito yung mga typographical error mo, ganito. Oo. Sabi ko, since magaling ka dyan, okay lang ba na mag-usap na lang tayo? Ikaw na lang yung mag-check na mga ano ko. So, we've been working already for almost, I think, 5 to 6 years na. Wow. Oo. 5 to 6 years. Meron siyang full-time job, ha? May full-time job siya. Pero, nagpa-part-time lang siya sa akin. But still, he gets paid on a monthly basis. Ganun din. May isang nagsuggest sa akin sa social media, sir, kung gawin mo to sa social media mo, kung ganito, ganyan, gawin mo, tsako na mas magaganda yung engagement. Sabi ko, sige, gawin mo. Anong ginawa niyan? Gumanda naman. O sige, baka gusto mong mag-work. So right now, siya na yung social media manager ko. Yes. So ang kagandahan nga, yun nga, lahat sila kumikita. Ito lang, just to give you an idea. More or less, like for example, yung last month, meron akong, I have sa customer service at least, sa CS ko, mga 10 sila eh. Because I get at least how many messages per day? At least per day, over minimum of 500 to 1,500 messages per day. Na hindi ko masasagot lahat. So I have a team of 10 people. Ang trabaho lang nila is to answer yung mga messages. And then the good news is, for every consummated na sales that they also earn aside from their basic. May commission, sir. Incentive, oo. Okay. So, one of the person na kasama namin will be receiving 40,000 this month. Ang basic lang niya, more or less nasa 12 to 15 lang ang basic niya. Pero because of the commission, nagpo 40,000 siya. Yung graphic or designer ko, ang basic lang niya nasa 15 basic. Pero because of many projects na nakukuha niya, kasi ganun akong lumaban eh. Hindi flat. Basta meron tayong pinag-usapang flat, pero over and above that, you get compensated. So this month, makaka-receive din siya na 50,000. Wow, diba? That's nice. Kaya nga, ang ibig ko lang sabihin, ang laki ng opportunities of work from home na hindi alam ng tao. Kayo, nagre-reklamo kayo, nasa bahay lang kami, ganito.
Nakakatawa naman kayo. Nung dati nasa opisina kayo, nagre-reklamo kayo, panay opisina na ako, wala akong sa bahay. Ngayon, nasa gayon, nasa bahay ka, nagre-reklamo ka. Without you knowing that there's a great opportunity by becoming a virtual assistant. So the next question, probably, mga G-Leavers nagtatanong, Chinky, paano ba maging isang virtual assistant? If you want to know, ito na lang gagawin ko. Oo, medyo kasi ano eh, mahaba-haba na to eh. Diba? Kung pinaliwanag ko pa sa yung virtual assistant, mahaba na po. Ang gagawin ko na lang, if you want to learn on how to become a virtual assistant, may isa-send po akong link sa inyo through, papadala ko na lang kay Ma'am Gigi, kay Doc Gigi. Sige po, opo. Tignan nyo na lang sa description box or let's say sa comment section na lang para panoorin nyo yung video on how to become a virtual assistant and how you can earn 25,000 to 50,000 pesos per month working from home. Grabe talaga. Alam mo, I'm a firm believer, Ma'am G, you know why? Kasi I was forced to really go out only before because of my speaking engagement. Pero, but if walang speaking engagement, I'd rather stay at home. Wala. Mas maganda pa rin na kasama mo, pamilya mo, nakikita mong lumalaki. Ngayon nga, for over 90 days, talagang nagbibiruan kami, Doc G. Eh. Sinasabi ko nga sa misis ko eh. Sabi ko, mahal, malilate na ako. Kailangan ko pa pumunta sa kabilang kwarto kasi may presentation ako, di ba? Katulad kahapon, kausap ko yung mga taga Perfect Six. The other day, kausap ko taga True Life. The other day, kausap ko taga SMDC. Lahat yan, presentation yun. Pero lahat yun. Paid event yun. Pero yun nga, from home. Kaya guys, this is the opportunity. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Online seller ka man. Or if not naman, wala kang bebentang online, pero you can sell your skills. Kaya nga, pag-aralan nyo po yung virtual assistant. Sir, actually ngayon, sir, meron din akong, pareho tayo ng istorya, sir. Ang nagmamanage din ng social media ko ngayon is also G-Liver din eh. Sabi niya, Doc, parang di rin maganda yung pinopost mo. ganun. So, lagyan kita ng consistent dapat ang color, captioning. Sige. So, nag-try. So, sabi nga nun, tama yung sinasabi ni sir, may social media assistant or manager is also earning this, meron din siyang basic, sir. Then, meron na rin kaming, nag-sell na rin siya ng online courses ko. So, with commission. Para pareho kami na strategy ni sir. Para mas maging motivated sila. So, ang ganda nung sinabi ni sir, you use your skill. Parang alam ng mga G-Leavers yan, sir. Kasi ako, sir, I resigned kasi ang plan ko mag-full-time sa maging speaker offline. Pero since wala nang kukuha sa akin, sir, ngayon as a speaker, so ginagawa ko na lang siya dito. So nagkakondak ako ng webinar, online coaching na lang. And I'm not expecting, sir, na parang mas I will earn this income kaysa dun sa pinapangarap kong labas ng labas kaysa mag-stay ako sa bahay. Kaya nga, congratulations, Doc Gigi, sa iyong number one adhikain na makatulong din sa mga tao na talaga mag-umpisa. Diba? So, isang malaking inspirasyon yan sa mga tao na kikinig at nanonood po sa channel ni Doc Gigi. Parang sinasabi ko, kung kaya ni Doc Gigi, kaya. Nothing is really, like for example, for me, nothing is really special about me. Honestly, kanina may kausap lang ako, may kakilala ako. For over 30 years na kami magkakilala. Sinabi niya, nag-chat kami, kasi hinire ko rin siya as one of my content writer. Kasi magaling naman talaga siya. Pero nawalan lang siya ng confidence sa sarili niya through the years. Pero mas magaling to sa akin. Honestly, mas magaling to sa akin. Tapos, nag-chat kami. Sabi ko, I believe in you. Kaya mo to. Sa totoo lang, mas magaling ka sa akin. Bakit? Kasi mas matanda ka sa akin. And then, alam mo, chinapback niya sa akin, Doc G, ito. Medyo na ano lang ako, napatigil ako na para ano, sabi niya, hindi ko to naramdaman yung sigla at the same time yung excitement na magtrabaho muli ever since nung sinabi niya sa akin yung 1990s. Imagine mo, 1990, 2000, 2010, almost 30 years, nasa stagnant stage lang siya. Pero ngayon, nabuhayan daw siya para nabigyan siya ng panibagong pag-asa. Kasi nga, naniwala ako sa kanya. Diba? So guys, kung kayo po ay nadi-discourage ngayon, mga G-Leavers na wala pa rin nangyayari sa buhay mo, alam mo yung importante talaga, sinabi ko nga sa kanya eh, alam mo, what really keeps me going every single day is the hunger to win. Kailangan gutom ka pa rin. Pag hindi ka na gutom, pag hindi ka na gutom, wala na. Ako, I was hungry ever since when I was age 12. Age 12, gutom na ako.
Age 12, my father business collapsed. We had nothing. As in, wala. I started my sales career at the age of 12. Ever since, natatandaan ko na nagbenta ako ng pinakauna kong produkto. Hanggang ngayon. Tissue. Oo, tissue. Hanggang ngayon, 43 years na. Nabasa ko yun, sir, eh. Oo. Tissue. Imagine mo, 43 years na. 43 years na. Yung tenacity ko, yung grit ko, at the same time, yung passion, di ba? Yung talaga, nandun pa rin. Yes, Parang, grabe talaga, looking back talaga, from nothing talaga to something. People don't understand this eh. Why do I have the desire? Di ba? Na, well, yun, it's the hunger to win. And then, if you always remind yourself how you started at the first place. Kaya nga, tinatanong mo, nagpapasalamat ka kung ba't ako nag-guess sa ano mo. Sino naman ako? Eh, nanggaling naman ako sa wala, man. Diba? You just need to learn how to look back where you started. May kasabihan nga tayo, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Diba? Yes. De, kailangan, ano, like for example, may mga nag-uumpisa. Diba? Like for example, sa social media, tulungan natin. Diba? Suportahan natin. Huwag nating iisipin na mas magaling tayo, mas marunong tayo. Oh, ikaw na, mas magaling ka na nga. Pero, saan ka ba nag-umpisa? Nag-umpisa ka rin naman sa wala eh. That's the danger when you become successful and then lumaki na ulo mo. You think that you are better than anyone, you are greater than anyone. You are wrong. You are really wrong. Hindi ikaw magaling. Ang magaling, ang nagbigay sa'yo ng galing. Sino ba nagbigay sa atin ng galing at karunungan? Ang Diyos. He can take this away anytime. He is in control, not us. We have to acknowledge. Kasi nga, minsan, pag gumagaling na tayo, nakikilala na tayo, pumapasok na sa utak natin. Kiniklaim na natin yung victory. Kiniklaim na natin yung, ano, yung, what do you call this? Yung fame. Kiniklaim na natin, no? Ako, I cannot claim anything because I'm just a mouthpiece, di ba? God has given me this opportunity and that's the reason why people don't understand this also, di ba, Ma'am Gigi, Doc Gigi, na sinasabi, kung talagang gusto nyo tumulong eh, ba't kayo nagcha-charge ng seminar? Ba't kayo nagcha-charge ng fee? Oh, misa sinasabi sa akin yan. Hindi, simple lang. Simple lang. Ito na simple lang. Sagutin mo ako. Ganito. Kung sino man nagsasabi sa inyo, ba't kami nagcha-charge? Are you willing to work for me for free? If you are willing to work for me for free, I won't charge you anything. But I have 40 people to feed. Yes. Tsaka sabigyan tayo ng food. Tsaka... tama, paano tama, yung 40 tama, tao sir. Na pinapaswelduhan ko? Di naman libre yung mga dami yun. Din, sir. May pamilya mga yun. So, in other words, di ba, wala naman pilitan to eh. Kung ayaw, let's say, ng tao na bumili, ng produkto, ng servisyo na in-offer mo, huwag kang bumili. Di ba? Pero hindi mo pwede sabihin na libre. Di lahat. Wala na tayong ekonomiya. Kung lahat magtatrabaho na libre, bibigyan na libre pagkain, bibigyan libre yung servisyo. Wala. Thank you, sir. Thank you, ha. Ayan, in-explain na doon sa mga nagtatanong. Kasi sabihin din sa akin yan, sir, eh. Dok, kung gusto mo makatulong, ba't may bayad ang coaching mo? So, yan, sinagot na ni sir, bakit may bayad, di ba? And, sir, thank you very much, sir. Alam niyo, malaking tulong to, sir. Hindi lang sa mga deliverers, sa akin din, personal learning. Si sir, eh pakita ko ulit mga libro. Ito, mga binili ko ng books, si sir. Yeah. When I was just starting, pinapanood ko yan, si sir. Nakikita ko. Ngayon nga, mahanga akong ganda ng mga editing ng videos, si sir. Tsaka ang sipa, grabe. Everyday, ha? Everyday. Tapos, everyday. Sabi ko nga, sir, yes, sir, isa sa mga, ano namin, ako 3 years pa lang ako, sir, eh. Pero ikaw, ang tagal na. Alam mo yung hirap, yung saan hinuhugot yung content. Yun yung ano, eh. Doon mo hangaan si Sir Chinky kasi saan na kinukuha ni Sir? Tapos may webinar pa si Sir, may business consultation lang sa pa siya. Kaya saludo tayo. Sir, maraming salamat. Ako, family ko, nagpapasalamat. Mga G-Livers, Sir, magugulat yan mga G-Livers ko na nag-guest kita. Maraming maraming salamat. Thank you, Sir. Yeah, maraming maraming salamat mga G-Livers. That's the reason why no matter what happens in your life, just keep on G-Living. Never stop G-Living! Yes! Yes! Ang ganda na, Sir. Yes. Oo, one day maniwala kayo na yung pangarap nyo rin, kung ano minimithi nyo, kung ano yung pinapangarap nyo, makakamit nyo lang. Basta tatandaan nyo, kahit anong hirap po ng buhay, wag po tayo aayaw. Dahil wala pong nagwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Okay? Yes, yes. This is Chinky Tan signing off, di ba? As we always say. Sabayan mo ko, Doktora. Okay, Doc G. To every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the... Part of the problem. Always. Chink positive. So please share this video sa lahat may bigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and go, let's go! Let's go! Let's go!